Pagkatapos ng kanyang State of the Nation Address kahapon, nakipagkwentuhan si Pangulong Duterte sa mga kaibigan, pati na sa mga miyembro ng media sa isang hapunan. Senyales na kaya ito ng mas bumubuting relasyon ng Pangulo sa media. Live mula sa Maynila, may report si Ian Cruz. Ian. Yes, Ma'am Jess, matapos nga yung halos dalawang buwan na pag-boycott ni Pangulong Duterte doon nga sa mainstream media, ay nagkaroon ng pagkakataon yung ilang miyembro ng media kasama na nga ang GMA News na makausap ng mas matagal ang Pangulo doon sa isang pribadong dinner sa Malacañang Park. At Ma'am Jess, doon nga ay napag-usapan din at natanong ang Pangulo kung kailan nga ba siya muling magpapa-interview sa mga miyembro ng mainstream media. At ang naging tugon ng ating Pangulo ay kinukonsidera na raw niya yung pagpapa-interview muli at baka raw once a month ay magkakaroon siya ng press conference, particular na nga sa mga miyembro ng Malacañang Press Corps. Narito ang aking report. Walang bakas ng pagod si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang unang State of the Nation Address o SONA. Di lang isa, kundi dalawang kanta pa ang kanyang ipinamalas sa private dinner sa Malacañang Park kagabi. Sa dinner din ang partner niyang si Hanilet Avanseña na nagustuhan daw ang talumpati ng Pangulo, ang paborito ro niyang parte ng SONA. If we can love one another, let us stop hating each other. Nasa dinner din ang ilang kaibigan at media na nag-cover sa kanya noong kampanya. Tiningnan pa niya ang koleksyon ng mga larawan namin noong kampanya hanggang maluklok sa pagkapangulo. Hindi pinayagan ng kamera sa loob pero pinayagan kaming kumuha ng video sa cellphone. Naikwento ng Pangulo sa amin na may puntong nalilito siya sa teleprompter habang binibigkas ang talumpati sa SONA dahil sa kanyang salamin sa mata na tila raw nagdo-double vision. Hindi nakasama sa unang SONA ang anak na si Veronica o Kitty. Kaya mag-absent dito sa 2%. Sa gitna ng pakikipagkwentuhan ng Pangulo sa media, tumawag si Kitty para magpatulong sa assignment sa eskwela sa amang Pangulo. Magiging paksa raw kasi sa klase nila ang tungkol sa unang SONA. Understanding, especially with the Moro people and the communists, mga NPA. Then I talked about drugs and the need to stop it. Then I talked about helping the poor. Ma'am Jess, ang nabanggit pa nga ng Pangulong Duterte ay kaming mga miyembro ng media kung kinakailangan daw na i-criticize siya kung may nagawa siyang hindi tama ay gawin daw namin yan sapagkat yan naman daw yung mandato ng mga miyembro ng media, Ma'am Jess. So hindi na na-raise pa iyan yung mga past na hinaing niya o mga issues niya sa media? Oo, Ma'am Jess, hindi na napag-usapan ano yung mga hinaing niya sa media, no, pero binanggit nung grupo, no, na kinabibilangan namin na ang sinasabi natin at nilinaw natin sa kanya na hindi naman talaga mga miyembro ng Philippine media, no, yung nagsasabi na iboboycott siya, kundi yung isang Paris-based na Reporters Without Borders yung nagsasabi nga, no, na dapat siyang iboycott. Pero sabi naman itong si Duterte, siya naman daw talaga ang Pangulong Duterte, siya naman daw ang nag-decide na mag-boycott sa mga miyembro ng media, Ma'am Jess. Alam mo, yun din kasi ang sinabi sa akin ng isang taga Davao Media, no, si Edith, kung hindi ako nagkakamali, no. Sinabi niya na kasi dapat dun sa press con na yun may nag-correct agad na hindi media ang nagsabi ng boycott, hindi Philippine media kundi itong asosasyon ng mga media men abroad, no, yung Reporters Without Borders. Pero hindi raw kasi naklaro. Kung naklaro lang daw kasi that night yung bagay na yon, eh hindi raw yan na magagalit ng husto at hindi yan mag-boycott ng media. Yes, Ma'am Jess, maaaring ganun nga po talaga ang nangyari sapagkat
hindi naman nga mga miyembro ng Philippine media yung nagsasabi na iboboycott siya. Katunayan, nanawagan ang Reporters Without Borders ay yung mga media organization at maging tayo sa GMA News, ang stand natin talaga dyan ay i-cover pa rin natin ang lahat ng aktibidad ng Pangulong Duterte, sapagkat yun nga po ang mission ng isang mamamahayag at ng isang news organization. Lahat ng mangyayari, lalo na sa ating Pangulo, ay kailangan nating ilabas at i-cover, Ma'am Jess. Yun pala ang dahilan, ano? Kaya hindi niya binasa yung kanyang speech, yung kanyang prepared speech sa teleprompter. Kasi hindi niya mabasa ng gusto. Hindi pala nakapag-practice ang Pangulo, Ian. Kasi pagka yung mga ganun sigurong event, malakas yung ilaw, malaki yung venue, kailangan i-test yung prompter. So baka yun pala ang dahilan kung bakit nag-adlib na lang siya o nag-extemporaneous. Apo. Ma'am Jess, ang pagkakaalam ko, may isang source tayo no, nung nandun ako sa Davao nitong weekend kung saan naroon din itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalam natin ay nag-practice siya no, nitong pagbigkas niya ng talumpati sa SONA. Kaya nga naorasan ito no, nitong si PCO Secretary Martin Andanar, at sinabi nga niya nung inorasan nila ay 38 minutes ito. Nag-practice siya. No, kaya nga lang yung venue niya nung nag-practice siya, isang silid ito. Tama ka, Ma'am Jess, hindi natin masabi kung yung ilaw doon kasing tulad ng ilaw dun sa batasan, sapagkat alam naman natin ano, na base na rin sa sinabi nitong si Secretary Andanar na talagang naging ginawa yung pag-iilaw na mas maganda yung ilaw doon sa podium ano, nitong si Pangulong Duterte, at hindi masyadong malakas yung ilaw doon naman sa gallery kung saan naroon yung mga mambabatas at mga nanonood para nga ma-highlight daw itong Pangulo. So yung aspetong yan, Ma'am Jess, maaring hindi kaagad nakita, kaya nagka-problema doon sa pagbasa niya doon sa kanyang teleprompter, Ma'am Jess. Ano naman ang pulso ng Pangulo sa feedback sa kanyang SONA? Alam niya ba yung mga reaksyon sa SONA na may mga natuwa, may mataas daw ang nakuha niyang points for sincerity, bagamat for, at saka for substance, no? Dama ng mga manunood yung sinseridad niya. Kaya lang, meron nga rin yung mga hindi natuwa na parang adlib yung ibang parts, at parang hindi na tuloy maintindihan masyado yung ibang words niya. May ganung reaction. At that point, Ma'am Jess, nung nangyayari yung dinner, ang aspeto no, nung kinahinatnan ano, at nung feedback ng ating netizen at nung mga publiko na nanood ng SONA, hindi talaga yan masyadong napag-usapan doon sa private dinner, sapagkat yung talagang ipinunto talaga ng grupo ng mga media ay yung isa nga, yung pagnanais nila no, na makapanayam muli ang Pangulong Duterte. At may mga ibang punto rin po na tinalakay ang Pangulo, gaya nga nung sa carbon emission issue, ng sa Paris Agreement, yung approach natin na pakikipag-usap sa China matapos nga yung desisyon o ang ruling ng Permanent Court of Arbitration, at yung iba pang mga issue kagaya ng droga. Yan po yung ilan sa talagang ipinunto niya nung makapanayam o nung makasama siya at makausap ng mga miyembro ng media doon sa private dinner, Ma'am Jess. So hindi lang pala socials, napag-usapan pa rin ang state matters, ika nga. Nabanggit ba niya o naklaro ba niya kung ano ang dahilan na binati niya si Senator De Lima? Pero parang na-capture kasi siya ng camera na binalikan niya si Senator De Lima at nakipagkamay siya sa kanya. Pero pagkatalikod niya at bago umakyat dun sa rostrum, nakita siyang nung camera na parang nagsusmirk. Naklaro niya ba yon? Hindi, Ma'am Jess, hindi niya naklaro yung mga aspetong ito. No? Pero noon, nung natatandaan ko, lagi niyang sinasabi ng ating Pangulo na kapag mga kababaihan, talagang ang sinasabi niya, kailangan maging magalang at maging respetado yung mga kababaihan, kaya ginagawa niya yung mga bagay na ito. At nung nasa Zamboanga nga, Ma'am Jess, ano, matatandaan din natin ano, itong si Mayor Beng Climaco, alam natin na hindi rin kaalyado nitong si Pangulong Duterte, subalit ang gesture din na ipinakita at paggalang ng ating Pangulo kay Mayor Beng Climaco ng Zamboanga City ay hinangaan din ano, sapagkat hindi nga naman ito isang actuation ano, ng hindi naging kaalyado nung nagdaang eleksyon. Pero parang tila hindi kinimkim ano, nitong si Pangulong Duterte
yung pinanigan itong si Mayor Climaco, kaya ginalang at nirespeto pa rin niya ang butihing mayor ng Zamboanga City, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.